t-shirts, pins, mugs, tuwalya, at PayPal calendars para sa bagong taon. Ilan lamang yan sa mga naglilipa ng paninda kaugnay ng makasaysayang pagbisita ni Pope Francis sa bansa. Sa Quiapo, tampok sa mga bangket ang iba't ibang mga kagamitang taglayang imahe ng Santo Papa. Pagpasok ng December, marami nang namimili ng Pope Francis para pang souvenir. Ang benta ko ng isa nito, 25 pesos. Wholesale nito, 15 lang. Natatangi memorabilia naman ang maaaring ma-order online. Pope Francis mini caricature dolls. Yung nalaman namin na darating si Pope Francis, doon ako nag-decide na sige gawa ako ng doll para yung ano na yun, kita namin kahit pa paano itulong namin doon sa mga sa charity na yun. Nariyan din ang mga commemorative stamp na taglay ang mga nanalong design sa on-the-spot competition ng PhilPost. Lumaki ko, hindi ko na nakita yung tatay ko eh. Ginawa ko si Pope Francis na tatay, nalintulad ko sa isang ama, saan siya yung gumagabay sa atin. Ang Radyo Veritas puspusa na sa paggawa ng PayPal merchandise dahil sa lumalakas na demand ng mga mamimili. Ever since nag-start kami, mga first week ng October, habang dumadaan yung araw, palaki ng palaki yung ano, yung benta. Likas na marahil ang paghahanap ng mga bagay na magpapaalala sa atin sa mga espesyal na tao, okasyon o mahalagang pangyayari. Pero sa gitna ng lahat, sabi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, dapat mangibabaw pa rin ang tunay na diwa ng pagbisita ng Santo Papa. Ang totoo, ayaw niya. Kasi sabi niya, kaya ako dadalaw sa Pilipinas kasi magbibigay galang ako kay Jesus. At si Jesus ay nasa mga mahihirap na nasa Pilipinas. PR Kanghel, GMA News.